Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, RJ Okisa. Kamusta kayo guys? Sana okay lang kayo. Kasi ako, kung tatanungin nyo, okay lang ako guys. Sana okay lang tayong lahat kahit nasa pandemic tayo. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. So yun nga guys, for today's video is tatalakayin natin kung bakit nga ba ako nag-YouTube, kung bakit ako sa platform ng YouTube. So pag-uusapan natin yan. So bago yan, kung bago ka lang dito, mag-subscribe ka muna at huwag mo kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating ilalabas na video. Simulan natin yung ating topic. So nga guys, nag-YouTube ako kasi alam nyo naman diba, lahat naman tayo may kanya-kanyang pangarap. So, syempre, kakapanood ko ng mga vlog ng mga sikat na YouTuber na ngayon like Alex Gonzaga, Lloyd Cadena, ayan, Sumasalangit Ka, Jamil, Kong TV, lahat ng Team Payaman, lahat ng sikat na vlogger ngayon dahil nga na-inspired ako sa kanila tsaka si Ivana Alawe. Hindi ka na makalimutan. So yun nga guys, nag-YouTube ako kasi yun nga yung talagang pinaka ano ko, ang kumita dito sa YouTube. Hindi ka naman kikita kung walang ads yung video mo, di ba? So syempre, bago ang lahat, marami ka pang gagawin ng mga step para magkaroon ng ads yung YouTube mo. Syempre, unang-una sa lahat, may requirements yan. Syempre, kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. Kailangan nyo nun para maka-apply kayo ng Google AdSense para magkaroon nga ng ads yung mga videos nyo sa YouTube kasi doon nagkakaroon ng pera sa video nyo. So, nakadepende naman yun guys sa mga viewers nyo. Syempre, di ba? Kung hindi ka naman famous, kung hindi ka naman kilala pa, syempre, yung viewers mo maliit pa lang. Tulad ko, matagal na ako yung YouTube, mag-one year na ako nag-YouTube. Mga video ko, may ads na nga ako. Ganun pa rin yung, ano, yung videos ko. Yung pumapasok lang sa revenue ko, yung mga piso-piso lang guys, alam nyo yan. So, kahit pa paano may pumapasok. So, ang sa channel ko talaga, hindi ko lang talaga pababayaan. Kung ano ko siya pinaghirapan, ganun ko rin siya talagang tatrabaho ngayon. Kaso lang guys, minsan kasi, dumadating tayo sa point na tinatamad tayo, di ba? Tulad ko, tinatamad ako mag-upload. Kasi, alam niyo yun guys, wala pa talaga akong content. Kumbaga, wala pa talaga akong straight to the point na content. Kung ano ba talaga yung binavlog ko. Like, mukbang ba to? Travel vlogs, nabibigay ka ng mga tips, educational. Wala pa talaga akong ano, proper content ko, ano ba talaga. So, ang ginagawa ko lang kasi, random vlogs. So, sa random vlogs naman kasi guys, ang na-experience ko kasi, pag hindi ka famous, yung mga manonood lang sa'yo is makakakilala mo lang. So, dapat, meron ko talaga mga vlog or mga video na ginawa na talaga mag-click sa mga tao. So, yun pa ang pinag-iisipan ko. Alam nyo ba, simulan natin sa una. Nung nag-start ako mag-YouTube, upload ng video, pero naman nanonood, makakilala ko lang kasi nag-share ako sa mga social media account ko. Tapos, alam nyo yun na yung mga viewers lang, mga 10, 15, mga ganun. So, ang ginawa ko, dahil wala pa akong ads noon, at that time kasi, pandemic, di ba? So, wala tayong comfort zone. So, ang YouTube po, naging comfort zone ko. Ang nangyari, dahil nga doon sa amin may free wifi, yung lola ko kasi may wifi, nagpakabit. Tapos, yung password, alam namin. Kaya, doon ako nag-i-wifi sa kanya. So, doon ako nakipag-sub-to-sub. Alam niyo yung sub-to-sub? Yung nakipagpalitan ng subscribers. Kasi nga, gusto ko nga magkaroon ng ads yung video ko. So, which is, hindi naman talaga advisable yung guys. Kasi, pag nag-sub-to-sub ka at may nadali mo yung YouTube mo na mamonetize agad, yung mga viewers na... Or, I mean, yung mga yung mga subscribers mo, yung nag-follow sa'yo, which is, hindi naman organic lahat. Sa akin kasi, yung mga organic lang is mga 10% lang. Yung 90% is hindi nanonood sa akin. Nandiyan na sila as a subscribers. Pero, hindi sila nanonood or nakaabang pag may bago akong video. Yun ang pangit sa sub-to-sub. Advice naman ng ibang YouTuber na kumikita na, na mas maigi na mag-upload ka lang ng video mo at hayaan mo na lang yung tao manood ng video mo or mag-subscribe sa'yo. So, yun pa yung pinag-iisipan ko, guys. Saan na mag-click talaga. Tapos, na nagsub-to-sub ako, yun na nga, meron akong 1,000 subscribers. Nagla-livestream pa ako noon. Tapos, may nakikilala pa ako. Yun nga, ang 10% na subscriber ko. Yun ang mga kaibigan ko, naging kaibigan ko. Nag-ALS pa ako noon. Kumbaga, meron kaming segment, tapos magkakantaan kami. So, makikita nyo sa ibang YouTuber, guys, na nagla-livestream. Yun yung ginagawa nila. Tapos, 1,000 subscriber na, tapos akala ko pwede na mag-apply ng monetization. Yung pala, hindi pa.
Ang hirap talaga. So ang ginawa ko guys, para magkaroon ako ng 4,000 watch hour, which is yun ang dalawang requirements ni Google AdSense nga, para maka-apply ka ng monetization, para magkaroon ng ads sa mga video mo, is kailangan mo yung dalawa na yun, 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. So nangyari, hindi ko kasi kaya yung guys, kasi nga sa video ko, konti lang nanonood. Ang ginawa ko, syempre, may nakikilala tayo sa YouTube habang nag-LS tayo. Yun, tinulungan nila ako na mapunan ko yung watch hour na yun na 4,000. So, bali yung mga 3 months ko rin tinarabaho yun. Alam mo sa 3 months na yun, kasi wala akong trabaho, yun nga, pandemic. Sa 3 months na yun, talagang yung trabaho sa bahay namin, yung dapat nga tumutulong ako sa bahay namin. Kumbaga nagbibigay ako ng oras dun sa, mas malaki pang oras sa pag-YouTube ko, sa pag-live ko. So nagagalit na sa akin lola ko, pati yung tito ko. Pati yung mga tita ko, bakit daw puro cellphone lang ako. Yun, dami kong struggle din. Bago ko makamit yung 4,000 watch hours na yun. Bago mo monetize yung channel ko. Tapos naranasan ko rin na sinaruluan ako ng lola ko ng pinto. Tapos nilock niya, pinali lang naman niya. Tapos hindi pa ako nakapasok kung hindi ko pinlars yung pinto. Sa lahat ng bagay kasi pag gusto mo, kahit may humahad lang, talagang kung gusto mo yan may paraan eh. So, lahat yun kinalaban ko. Pero despite naman sa nangyari, siyempre sumamalang yung loob ko kasi hindi lang naiintindihan yung ginagawa ko. Gusto ko lang talaga, kahit kaya ako nag-struggle doon, kaya tinrabaho ko talaga siya kasi gusto kong kumita nga sa YouTube. So yun nga, nung may ads na ako, yun nga, yung pin, ilang months bago dumating. Ito nga yung pin guys. So, meron ito. Apat yung dumating sa akin ito. Bago ka padala ni YT ng ganito, ni Google, dapat, pwede ba ma-approve ka na sa Google AdSense, dapat meron ka ng $10 sa threshold mo para makakuha ka nito ng verification sa address mo. Ito yung tinatawag na PIN sa Google AdSense ito guys. So, yung laman nito is yun nga yung PIN para ma-verify mo yung address. Kasi pag naka $100 ka na sa threshold mo, pwede mo na makuha yun. Magiging pera na yun. So, magkano sa pesa yun? $5,000 yung $100. So yun nga guys, ang pinapasalamatan ko dito din sa YouTube kasi nakabili rin ako ng wheelchair ng lolo ko kasi nga may isa akong video na na-touch talaga yung mga viewers ko. Yung mga friends ko rin sa ibang bansa. Nasi Tatay Drenny. Nung pandemic kasi, yung lolo ko ako kasi nag-aalaga. Kasi yung lolo ko kasi hindi makakalakad. Kasi nagka-fracture yung kanyang sa balakang. Kaya hindi siya nakakalakad. So nangyari nun, pag nililigo siya, binubuhat ko siya, papunta dun sa paliguan, nakaupo lang siya, tapos ako nagpapaligo, tapos kung umaga, magising niya, nililipat ko siya dun sa balcony namin para nakaupo dun, makakita ng mga tao na dumadaan sa kalsada. So yun ang ginagawa kong routine. So sa ginawa kong vlog na yun guys na paano pinapaligo yung lolo, ito yun. May isang YouTuber na gumawa ng isang fundraising. Yeah, para makalikom ng pera para makabili ng wheelchair ng lolo. So yun nga, padala si Tatay Drenny ng 8,000. Thank you so much, Tatay Drenny. So yun guys, sa YouTube, marami ka rin ma-encounter na mababait na tao, mabubuting tao. So basta, just be yourself lang kung nagbablog ka kasi talagang maraming matatouch ng mga tao sa'yo at tutulong sa'yo. Hindi lang sa revenue mo, ikaw magkakaroon ng kita sa mga videos mo, kundi meron din mga super chat at may mga tao din na mag-donate sa'yo kung yung video mo is nakaka-touch talaga namang maraming tutulong sa'yo. Ngayon, nag-one year na yung YouTube ko at hindi pa rin ako makita. Yun ang real talk. Ako, hindi naman ako namamadali kumita. Kasi gusto ko pa talaga hanapin yung kilitin ng tao kung saan talaga ako mag-click. Para magulo yung kwento ko, no? So kung gusto niyo mag-YouTube guys, okay lang kasi lahat naman tayo nangangarap na maging isang vlogger, maging isang influencer. Gusto ko rin makamit yon pero hindi ko pa alam kung paano. So, sisimulan natin yung dito sa mga videos ko. So, yun na guys. Yun lang gusto ko i-share sa inyo kung bakit ako dito sa YouTube. Kasi gusto ko talaga mag-isang sikat na vlogger. Kaya rin ako ng YouTube kasi gusto ko lang mag-share ng mga videos na ginagawa ko. Yung kasi talaga dati yung ginagawa ko, yung in-upload ko sa Facebook ko nung wala pa akong YouTube. Sana may natutunan kayo sa video ko at para ako nagulan din eh. Sana pag i-edit ko to, okay to. So yun nga guys, thank you so much sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa akin. Sana patuloy niyo akong supportahan. Sana nandyan lang kayo para sa akin. So if you like this video guys, don't forget to thumbs up at
Don't forget to share din sa inyong community para makita rin nila to kung paano kasi namuna yung YouTube ko. So yun guys, thank you so much and see you in my next video. Bye!